guys! So, this is a random vlog. Share ko lang sa inyo itong gagawin ko ngayon. Dito ko ngayon sa may puno ko ng Ampalaya. How do you say it? Puno? Bugging? So, sa tanim ko na lang na Ampalaya. Nakita nyo, remember nung makalawa lang na mitas ako, yung may pinakita ko sa inyong video na meron ako pinagbigyan ng Ampalaya? Nung makalawa lang yon. Tingnan nyo kung kano silang kalaki ngayon. So yeah, may bagyo ngayon dito sa Japan. Ayan, nadali yung mga ano ko to, puno ko ng saluyot. Hangin pa lang yung dumaan. Pero bagsak na, nabali na yung sanga may iba. Pero buhay pa rin naman sila, kaya lang nagbalian. Ayan, mga nabali. So, mamayang gabi, meron pa darating na ulan. So, ito, nagdidilig ako ngayon. Kanina. Tapos nakita ko itong mga puti kong Ampalaya. Maliliit lang ito nung makalawa. Bigla ko nakita kanina. Ang lalaki. Kita nyo yan. So, kailangan ko silang pitasin agad. Kasi masasayang sila. Look at that. Grabe ang laki nila. So, ayan. So, ito, pamimigay ko lang to ngayon. May pupunta ngayon na mga kakilala ko. Nawagan ko na. Ito, nakausap ko na sila. Pupunta na sila ngayon. So, pamimitas na ako. Dahil, pag hindi ko pinagtas to, sasayang lang. So, mag-iwan lang ako ng mga gagawin binhi. Tingnan nyo yung pangalawa. Saka yung pang sariling kain. Kasi dami pa rin naman bunga na maliit. So wala namang problema. Ang dami pang ibubunga. Pati yung Ampalaya ko na bilog. Grabe, nagulat ako kanina. Biglang dami. Ang lalaki ng bunga. Mga nakatago, hindi ko napansin agad. So, ipapadating na trend. Tago. Sobrang kapal kasi ng dahon, hindi mo agad sila makita. So, may tama itong isa. Kumain ko na lang binihiyan. Pero yun, ang dami pong mga maliliit na bunga dyan sa loob. Oh. So, biyaheng Asakusa, dumadaan dito sa tabi ng bahay namin. Nga pala, pagpupunta ng Asakusa, isang sakay lang, wala dito sa lugar ko. So pag dito, pag sumakay ka ng tren, baba mo mismong station na ng Asakusa. So ayan, balik tayo sa pamimitas. Ito, mayroon pa rin dito. Dami pa rin sa loob. Oh. Kita ba? Ayan, pero mga maliliit pa sila. So okay lang sila. Ito, may maliit na magulang na. Maliit pero magulang na. Maliit pa rin yan. Okay. Mayroon pa ba? So pagkatapos natin dito, punta naman tayo doon sa Ampalaya ko na bilog. Pipitasin din natin yung mga Ampalaya na bilog kasi nga ang daming bunga. Kaysa naman masayang, di ba? It's better to share. Look at that, guys. Tingnan. Ilang piraso lang yan, no? So, doon naman tayo sa Ampalaya na bilog. So, up ko muna camera. Lipat tayo ng pwesto. So, ayan sa likod ko yung mga bilog ng Ampalaya. Nakikita nyo yun. Ayan, tumama. Tapos, ayun. Pipitasin natin yan. Meron din dito sa baba. So, pipitasin ko muna sila. Tapos, sasama ko doon sa Ampalaya na puti. So, okay. Dito na tayo sa may ilalim ng Ampalaya.
Yun. Ito, yan o. Ito nagbinhi na. Yan, hindi agad kasi nakuha. Yan, so okay lang. Mas maraming binhi, mas maganda, di ba? Marami tayo may bibigay. O may share sa kapwa natin. Ito okay pa itong mura, pen. Siyado pa maliit. So, pitasin natin yung malalaki. Doon yun, meron na rin magulang. Pero pansamantala yung malapit muna sa atin, nakuha natin. So, eto guys. Ito nyo to. Yan, pitasin natin yan. This one. Laki. Isa. Dalawa. Ito okay pa ito, maliit pa. Lalaki pa yun. So, kukunin ko lang muna sa ngayon. Yung talagang malalaki na. Na pag hindi agad pinitas, maaaring maging binhi. So, masyado na ako maraming binhi. Hindi ko na kailangan. So, pamimigay ko na lang sila. 3. Meron pa rin sa loob. Meron din ang palay na haba. Yun. Ito ba? Yun. So, ito okay pa rin yan. Pwede natin putasin yan na ibang araw. Ayun, ang dami pa din dito mga maliliit. So, may pakita ko na ba sa inyo yung puno ko ng kasaba or balinghoy? Ilang piraso lang to. Ayun o. Ito yung natira sa nabuhay sa natira kong sanga ng balinghoy last year. So, bala ko dapat ito. Pinatubo ko lang to para sa next year na pagtataniman ko. Doon sa kukunin kong lupa. So, watch out lang ha. So again, hindi ko to tinanim para sa laman niya. Ang kailangan ko lang itong kahoy lang. So, ready tayo sa pamimitas. Ano ba tayo? Dito ang dami pa rin maliliit dito. So, ayun. Itong nasa may ulunan ko. So, ito, wala na to. Na may dilaw na, so gagawin lang natin binihan. Ang hirap kasi dito, ang kapal ng dahon, so hindi ko sila nakikita agad. Ito, meron ito maliit. Bakit ko sila sa loob ng greenhouse tinanim? Nilagay ko sila sa loob ng greenhouse kasi unang-una, lack of space, wala na akong space. So, and, alam, kasi usually yung ampalaya kasi, tumatagal sila, inaabot sila ng winter. So, pag sa labas sila, tinabot ng winter, pagdating ng December, pag biglang bumagsak ang temperature, patay ang ampalaya. Pero since nandito sila sa greenhouse, kahit mamatay yung ampalaya ko sa labas, matitira itong mga bilog ko. So, yun po ang purpose ko. Kaya ako sila nilagay sa loob ng greenhouse. So, yan. So, hanap muna tayo ng mga pipitas. So, pakita ko sa inyo kung ano mangyayari. Hey guys, ito nakuha na natin, oh, yung napitas natin na ampalaya. Nakakuha tayo ng 5 na puti, 3 na bilog. Marami pang bilog doon na ampalaya, mga ganyan kalalaki, pero pwede pa silang patagalin ng ilang araw doon sa bagay nila, so hindi ko muna sila pinitas. So, ang inano ko lang muna, yung talagang masyado na malaki, na pag hindi ko agad pinitas yun, ngayon, bukas makalawa, maninilaw na sila o maging orange, magiging binhi na. So, pati itong mga puti, ganun din yan. Again, ayan o. Yung gano'ng kalaking compare ko sa ulo ko. So, ayan. So, antayin ko na lang dumating yung mga nakausap ko para kunin yung ampalaya. So, ayun. Sana nagustuhan nyo ito. Ano, ang share ko sa inyo. Bigla ang vlog lang to. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung mga pinitas ko na ampalaya. So,
So sana po nagustuhan yung binahagi ko sa inyo. So ingat po tayong lahat palagi. Peace out.